Good morning guys! So ngayon maaga pala ako nagising kasi naalala ko marami pala akong mga gawain guys. As you can see dyan sa ating video guys ay umuulan-ulan pa. Kaya napakalamig talaga lalo na pag nasa probinsya ka guys. Ngunit gayon pa man ay kailangan natin magluto ng umagahan upang tayo ay magkaroon ng lakas para gumawa ng mga gawain bahay. So ayan, naghanda lang ako ng kawali guys at pinainit ko yung mantika. And ayan, nilagay ko na nga yung ating lumpia dyan guys, sa ating kumukulong mantika. And frozen pa yan siya guys, pero hindi tayo dapat mag-worry kasi ito na yung kanyang loob. So, ayan, antayin ko lang yan siya na mag-golden brown guys. And ayan, nilagay ko na nga yung iba pang mga lumpia. So, dati guys, hindi ko masyado na-appreciate yung mga lumpia guys, as in hindi ako nasasarapan. Pero nung natikman ko yung recipe ng mother-in-law ko guys, talagang nasarapan ako and dun ko siya na-appreciate na sabi ko sa sarili ko na ay masarap pala talaga yung lumpia sabi ng ibang, kagaya ng sabi ng mga ibang tao. And lalo na guys, pag hindi mo siya tinipid ng mga kasangkapan, talagang masasarap siya guys. And napaka-special itong ating lumpia kasi nga ito ay recipe from my mother-in-law. And ayan, golden brown na nga yung kabila and i-flip ko na siya. And ayan, ito yung ating chicken. Frozen pa yan siya guys. And nilagay ko na lang yan siya dyan. Hintayin ko din yan maluto and uminit. So, marami kaming leftover from, ano guys, nung fiesta dito sa amin. So, nilagay lang namin sa ziplock and inilagay namin sa freezer. Para hindi masayang yung pagkain. Ayan na nga yung ating lumpia at naluto na. Ayan guys, so, natataka ko talaga ako ngayon guys while pinapanood ko to and nag-voiceover ako. Sobrang sarap talaga ng recipe na ito guys. Lalo na pag beef yung ilalagay nyo sa lumpia. Grabe, ang sarap-sarap talaga nun guys. So, ayun lang guys. And pag naluto na ito ay isasalin ko siya isa-isa dito sa ating plato guys. So, ayan. Chine-check ko yan muna kung luto na ba talaga or hindi. Yan yung ating chicken. So, yung chicken natin dyan guys, medyo matigas pa. Kaya, medyo matagal-tagal ko yan siya i-fry. Para din crispy yung kanyang balat. So, yun lang guys. Thank you so much for watching.